Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-uusapan na natin yung mga issue, mga may init na issue sa lipunan, mapa-showbiz, political at kung ano-ano pa. Lorena Adventurista, maraming salamat po. Alam mo, sayang, ano, hindi ko nabanatan yung si Sir. Medyo na huli na kasi ako, ano, magko-comment sana ako tungkol dun sa baklang ano eh. Si baklang si Sir. Tigan ko na sana. Oy, sandali, linawin ko lang ha. Every time na ginagamit natin ang salitang bakla, hindi ibig sabihin no, nagdi-discriminate tayo, ha? Kasi baka isipin ng iba dyan. Kasi yun naman talaga ang Tagalog ng homosexual, di ba? Ano pa ba ang Tagalog noon? Binabae. Hindi naman natin pwedeng ano. Huwag na nating pabulaklakin pa. Yun naman talaga ang ibig sabihin ng bakla, di ba? LGBT. Grail 5, maraming salamat po. Pandagdag sa magazine. Hindi ah, hindi, wala akong halong panlalait yun, okay? Kasi iba yung mare, LGBTQ. Ah, di ba yan, ibig sabihin yung lesbian, bla bla bla, ganyan ganyan. O, sa Pilipinas, pag lalaki na gustong maging babae, bakla. Pag ang babae naman gusto maging lalaki, tomboy. Ganun lang yun. Hindi ibig sabihin nun panlalait, ha? Nililinaw ko lang. Kasi baka mamaya from time to time marinig niyo yung salitang bakla, yun. Hindi kasi hindi po kasi ako nakapag-komento doon sa nagalit na bakla na nagsabi ng sir. Naalala niyo yun, yung pinatayo niya yung waiter. May feeling talaga po ako doon eh. Yung pinatayo niya yung waiter sa harapan niya ng 2 oras. Delicate yun. Nabalita mo yung boss dada, yung baklang nagalit dahil tinawag siyang sir. Tapos pinatayo niya yung lalaki sa harapan niya ng 2 oras. Parang alam ko na yun eh. Alam ko na yun, ba't niya pinatayo ng 2 oras? Ang tanong, ano ba ang pinatayo sa kanya? Yung waiter ba o yung kanyang ari-arian? Diba? Hindi natin alam. Kasi naalala ko yung flight attendant na binastos din ako. Yung flight attendant na binastos ako. Oy, Philippine Airlines, ba't ako binastos ng flight attendant nyo? Yung kay Coach Ollie, nagpakilala siya. Sa akin, tinanong lang yung order ko. Gusto ko siyang patayuin ng 2 oras doon. Para pagmasdan. O, diba? Biro lang po, Philippine Airline, ha? Hindi, alam mo, natuwa ako doon kay ate doon sa taga-Philippine Airline. Alam niyo kung bakit? Kasi, ano, mabait siya, maligalig. Pagdating pa lang namin, maligalig na siya. Marami na siya kagad sinasabi na yung parang na-stress ako, ganun ba? Yung pagkadating, ganun, maligalig si ate. Pero okay naman yun kesa sa mga masusungit, di ba? Kasi may mga minsan na may mga masusungit na FA na feeling nilang ganda-ganda nila. Minsan, ang sarap sabihan, te. Iayon ang kasungitan sa itsura. Pag medyo pangit-pangit, huwag magsusungit. Pag maganda yan, pwede. Pero pagkapangit-pangit, huwag magsusungit. Diba? Oh, minsan ganun talaga eh. Oh, anyway, bakit ko ba kasi dinidiscuss yan? Esmeralda Basay, salamat po. Alam nyo kung bakit ko po dinidiscuss yun? Ah, alam nyo kung bakit? Kasi po, darating na ang eleksyon sa 2025. Kaya ako, sinasabi ko po sa inyo, palagian, bumoto po tayo ng senador hindi ayon sa kanyang kulay. Ngunit ayon sa kanyang paninindigan, ayon sa kanyang resibo ng mga nagawang bagay sa pagiging senador. Huwag po tayong huwag po tayong bumoto dahil po ay pinklawan yan, dilawan yan, pulahan yan, Duterte yan. Kasi alam nyo, meron talaga dyan na mapaglaro, sabi nga. Minsan, hindi mo rin masisisi kung kailangan maglaro sa politika. Ganon talaga minsan. Pero gayunpaman, kung yung kanya bang ginagawa ay nakatulong o kanyang plano, paninindigan ay makakatulong, yun po ang ating basihan. Kaya nga ako, sabi ko nga, I will vote
for a senator that would be against Soji Bill. Kasi nga, again and again, sinasabi ko po ito, yung Soji Bill na yan, it is a discriminating bill. Discriminating against doon sa mga ibang gender. It is not really para sa anti-discrimination lo, hindi ho. Diyan, binibigyan mo ng karapatan na sobrang karapatan to the point na didiscriminate na po yung ibang gender. Kaya ako, doon po ako sa senador na ayaw yan. Malinaw? Yan ang paninindigan ko, ha? Ngayon, kung gusto ninyo, eh hindi ganyan, okay lang naman din. Batin pa rin tayo. Yes, i-discriminate ang mga straight. Bakit? Kasi sila ang laging may karapatan. O, kung anong gusto nila, yun ang masusunod. Ha, pagka gusto nilang jumingle sa ganito, hindi mo pwedeng sabihin, oy, huwag ka dyan kasi may ano ka pa rin, may ethics ka pa rin. Huwag ka magpiling. Ganon. Diba? Oh, anyway, simulan na natin ang issue patungkol po dito. Kasi meron tila na sumasawsaw sa issue. Sa issue nitong seguridad ni Pangulong Sara Duterte. Pangulo na ang gusto ko itawag kasi anyway, sure shot naman na yan eh. Diba? Meron pong sumasawsaw. Yung laos na, sumasawsaw sila. Okay, sa issue na yan, ha? Panoorin po natin ito, okay? Pakinggi. Pasok. Ordinary tactic ng isang mambabatas ang pag-alma ni Vice President Sara Duterte sa pagbabawas ng kanyang security detail. Tila inililis lang daw ng BC ang issue sa pag-alis niya sa bansa sa kasagsagan ng bagyo at habagat. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kina Senator Bato de la Rosa at Robin Padilla kasunod ng panawagan nila sa mga gustong mag-volunteer para maging bodyguard ng bise at kanyang pamilya. Yan ay matapos bawasan ng Philippine National Police ng 75 pulis ang security detail ni VP Sara. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na may isang hiling lang siya sa kanyang mga taga-suporta at yan ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Huwag daw sanang payagan ang anumang karahasan sa kanyang ina, asawa at apat na anak, mapapersonal lang o sa internet. Kasunod nito, iginiit ni Senator Aimee Marcos na kilalang malapit kay VP Sara na kailangang maibalik sa lalong madaling panahon ang security detail ng bise. Si VP Sara raw kasi ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Bukod dyan, isa raw Duterte si VP Sara, kaya posible raw siyang mapahamak dahil sa pakikipaglaban ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa CPP-NPA. Nanawagan naman si Senator Bongo sa mga pulis na huwag magpadala sa politika at manatiling profesional. Kahit nga raw siya nakaalyado rin ng mga Duterte, binawasan din ang security detail. Wala pang bagong pahayag si PNP Chief Romel Marbil. Ayan po ah. Kahapon po ni-report din natin yan, yung si Senator Bongo itinanggalan din po ng security dahil nga actually lahat naman po iniisa-isa nila bago umabot. Nananahimik lang talaga yung mga Duterte quote-unquote supporter. Kasi alam naman natin na sige, pribilehi yan, okay, go. Ang problema ko ay ito. Number one, si Vice President, ibahong level ho yun. Kasi alam mo, kung matatandaan ninyo, sino ho ba ang mga kalaban ni Pangulong Duterte? Oligarch. Ito ho yung mga oligarch na may kakayanan at mga mamamatay tao din yung mga yan. Pangalawa, yung mga drug lord, drug cartel. Yan ang kalaban ni Pangulong Duterte. Pangatlo, yung mga NPA, mga terorista ang tawag sa kanila, di ba? So, naturalmente, kung gusto nilang gumante, babalikan po nila yung pwede yung anak. Na which is, alam naman natin na yan po ang talagang napakataas na porsyento na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. So, kung gusto mong mawala yan, gagawin mo na ngayong pagkakataon na yan. Di ba ho? Kaya nga sinabi ko dun sa title ko kahapon, posible na maging ma-Donald Trump po yung si VP Sara Duterte. Desperado po kasi mga kalaban. Totoo po yan. Desperado po sila.
Dahil alam nilang hindi mananalo. Hindi natin alam kung baka utusan ng mga kaalyado nilang NPA. At pabagsakin ito si BP Sara Duterte. Uy, maraming salamat, Miss Ana Linda Milano. Pantulong lang sa pambayad sa attorney. Grabe naman. Thank you very much, ha. Maraming salamat, Madam Ana Linda Milano. Thank you po, ha. Oh, anyway, ayun nga po. Kaya napaka-importante maunawaan natin na hindi ho ito kapritsuhan. Hindi ho ito yung kaartihan, 'di ba? Hindi ho 'yan. Ipapakita ho natin, ha. Oh, mamaya easy ka lang Marlon. Babarahin kita, easy ka lang. Panorin muna natin 'tong news, ha. Bibigyan ko ng justification. Yan sinasabi mong si Lenny Robredo nga, 78 lang security. Mamaya, easy ka lang, ha? Din ang security detail. Wala pang bagong pahayag si PNP Chief Romel Marbil, pero dati na niyang sinabing ang pagtanggal ng security detail sa ilang opisyal ng gobyerno ay para mapalakas ang pwersang rumuronda at nagbabantay sa Metro Manila. Nanindigan naman ng PNP na walang bahid ng politika ang pagbabawas ng security detail ng ilang politiko. Sabi nga ko nga po, ang mismong ating Chief PNP ang nakiusap na nahayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga pulis at Huwag na tayo maglukuhan. Ma'am Pahardo, huwag na tayo maglukuhan. Na walang halong politika to. Ilan na security ni Speaker? Sige nga ho. Pahingi nga ho ng papel. Ilan po ang security ni Speaker? Ma'am naman. Nakita ko sa isang event yan. Nakasabay ko sa isang birthday celebration yan. Madam, madami hong security. Si Speaker. So, wag ho tayo maglokohan na actually, hindi ko nga alam kung ilan ba ang allowed ng batas. Pero, wag tayo maglokohan po. Nasasabihin nyo, walang pamumulitika ito. Wag tayo maglokohan. Please, spare the PNP organization po from this political... Kung ayaw ninyong ma-involve sa politika, itigil nyo yung pamumulitika nyo. Kayo ang nagsimula ng pamumulitika. Huwag ho tayo maglokohan, madam. Para ginagawa nyo kaming tanga. Lalo nabibuisit sa inyong mga Pilipino dahil sa ginagawa ninyong tanga. Madam, ulitin ko, madam, ha. Lahat ng Duterte supporter na kilala na merong PSPG, binawian nyo. Pati po si Pangulong Duterte, binawian ninyo. Si Mayor Baste Duterte, binawian ninyo. Tapos, ma'am, yung iba napunta sa mga Chinese. Sinong ginagago ninyo? Sasabihin nyo walang politika? Sorry, madam, ha? Huwag nyo kaming gaguhin. Please lang. Ginaalom nyo, eto masakit dito eh. Yung ginanyang ka na nga, gagaguhin ka pa. Yun ang totoo. Ma'am, ako I'm speaking for, meron po akong pinanggagalingan. Alam mo yan, ma'am. Alam nyo yan. Huwag tayong maglokohan. Tayo-tayo na lang naglolokohan pa. Ginagago nyo kami. Tapos sasabihin nyo, walang halong politika ito. So ano yung mga availment? Ano yun? Gawa-gawa na lang namin? Gawa-gawa na lang yung threat? Meron ng mga police report yan. Tapos sasabihin ninyo, ganun? Huwag tayong maglokohan, madam. Niloloko nyo kami. Masakit na nga yung ginagawa ninyo. Niloloko nyo pa kami. Kaya please lang, parang awa. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. The issues and the noise. Ganyan din ang tingin ng isang kongresista. Baka raw may pinagtatakpan lang si VP Sara, kaya gumagawa ng issue. Baka mamaya dinadivert lang po niya yung issue. Sir, congressman. Congressman ng Maynila. Alam ko, congressman ng Maynila to. Alam ko, nakilala ko na to eh. Sir, pinagtatakpan yung issue dahil lang doon sa issue ng paglipad. Sir, humahalo po ba kayo doon sa mga tanga? Hindi, ako nagtatanong lang ako, sir. Ha? Kaibigan ko kayo, sir. Pero humahalo po ba kayo doon sa mga tanga? Sumasang-ayon po ba kayo doon sa mga tanga na hinahanap si BP Sara Duterte itong nakaraang bagyo? Sir, alam nyo, by law, the definition ng isang vice presidente sa ating konstitusyon. Ano po yun? Simpleng-simple. Siyang replacement sa presidente.
At kung inutil ng presidente, hanapin natin ng vice presidente. Sir, inutil na hubang presidente ninyo? O napag-utusan na naman kayo ni Speaker na tablahin ito si VP Sara Duterte. Tigil niyo ho yung kasipsipan niyo, sir. Pasensya na ha. Magkakilala ho tayo pero itigil niyo po yung kasipsipan ninyo. Hindi maganda ha. Kasi alam naman natin yan eh. Bakit sasabihin ninyo? Kasi nasabi kasi nito, pinagtatakpan daw. Pinagtatakpan daw yung issue na patungkol sa pagpunta sa Germany ni VP Sara Duterte. Walang issue doon. Sir, buhay pa ang Pangulo, pinapatay na ninyo. Hindi inutil ang Pangulo. Inutil po ba ang Pangulo? Sa bagay. Hindi, inutil po ba ang Pangulo? Para sabihin na kailangan na natin ng vice presidente makita during the bagyo? Huwag naman tayo maglukuhan. Oh, ha? Dahil naalala po ninyo, siya po ay sumagot dito nung nagpumutok po yung issue na siya po... Second district daw ng Maynila ito na congressman. Pinagpunta sa Germany sa kasagsagan po ng bagyo. Yan ang umalis sa kampo ni Yermay pumunta kay Tambi. Ay talaga? Umalis yan? Pag umalis yan kay Yermay, ikakampanya ko yan na huwag niyong iboto. Mga taga Maynila, are you listening to me? Are you listening to me, mga taga Maynila? Alam ko marami nakikinig sa atin ng mga taga Maynila kasi madalas po tayo dyan noon eh, mga taga, lalo na yung mga taga Tondo. Huwag niyo pong iboto yung mga umalis kay Yorme ha. Nakita niyo naman anong nangyari nung nawala si Yorme sa Maynila. Alam niyo yan. Alam ninyong bumagsak ang Maynila nung nawala si Yorme. Bumagsak ang Maynila. Kaya yung mga tomb raider kay Yorme ngayon na hindi sumasama sa kanya, alam nyo na kung saan nyo dapat pulutin yan. Mga kampanya, ito walang biro ito ha. Sinabi ko na ito kay Yorme. Sabi ko, Yorme, pag tumakbo ka mayor, kaming banateros tutulong sa pagtakbo mo dyan. Kami mga kampanya para sa'yo. Nang libre, walang kahalong ano, mga kampanya kami para sa'yo. Kasi naniniwala kami, kasi alam nyo kung bakit. Manila is the capital of the Philippines. It's not letter P. It's Manila. Tapos, alam na mga foreigner, yung Maynila na salita. Tapos, yun ang unang makikita, yung pangit na Maynila. Diba? Hindi magandang tignan. Yung Maynila, kung pangit yan, it reflects, ewan ko kung may S yun ha. Baka masita ako ni Mokay. Nire-reflect niyan po ang buong Pilipinas, ang Maynila. Kasi nga, capital yan ang Maynila. Diba? Eh ngayon, bumagsak talaga ang Maynila. Ano bang pangalan niyang congressman na yan? Alam ko si congressman... D? No? D na iboboto? Ah, tama. Ah? Ah, ito ah. Ah, panoorin natin to. Ah, tuloy naman. Ito naman yung pag-iepal niyang spokesperson... Ay, sorry, hindi pala D. Joel Chua. Sorry naman. Gago! Kala ko kasi D, as in D na boboto. Ito naman, umepal, nakisawsaw naman ngayon, etong si Barney? Bakit si Barney? Hindi, etong ano, spokesperson ni Lenny Robredo na, hindi ko alam bakit kumukuha kayo ng spokesperson. Na medyo yung dila, ano, kulang sa R. Ganun-ganun. Napakinggan natin. Oh. Para naman sa dating tagapagsalita ni dating Vice President Lenny Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, kung tutuusin, mas marami ang bantay ng kasalukuyang pangalawang pangulo at kahit daw tinanggal pa ang 75 pulis niya, higit 300 pa rin ang bantay ni VP Sara na 3 beses na mas marami kumpara noon kay Robredo. It's less of an actual security issue. Security issue? Bakit? Sa dami-dami ng spokesperson, kukunin nyo medyo may problema sa ano. Di ba dapat magaling magsalita pag spokesperson? It's more of a, ano ba, projection issue. Di ba? An importance issue. Importante ko, kaya meron akong ganyang kadaming security. Hindi naman dapat nasusukat yon sa dami ng mga bodyguard niya. Eto, dito sila nagkakamali.
Bakit daw sinasabi nitong amuyong ni Lenny Robredo, sinasabi niya na kaya daw ngayon, eh mas marami pa rin ang security ni VP Sara Duterte kahit binawasan na. Mas marami pa rin compared daw kay Lenny Robredo. Sir, ganito lang po kasimple yan, ha? Pwede ko ba kayo tawagin, sir, o ayaw nyo? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako, ha? Sir, ganito lang, ha? Yung amo ninyo, kaibigan, yung mga makakaliwa, na alam naman natin, may affiliation sa CPP, NPA, NDF. Kaibigan kayo. Mga magkakasama kayo. Alam natin yan. Diba? Magkakaalyado kayo. Hindi ko alam kung hanggang saan ang friendship nyo. So definitely, hindi kayo gagalawin ng mga kasamahan nila. Tama mali. Si VP Sara Duterte, matindi yan lumaban sa mga NPA. So ibig sabihin po, tagilid ang buhay ni VP Sara Duterte compare kay Lenny Robredo. Ano pa? Una yon. Pangalawa, si Lenny Robredo, may nakita ka ba, narinig ka ba na naglumaban against drug lords? Hindi, tama. Ang mga Duterte, lumalaban sa mga drug lords, drug cartel. Yung amo mo, hindi. So, gustong-gusto ng mga drug cartel at drug lord ang mga pinklawan. So, hindi nila kayo gagalawin. Baka nga gusto pa nila kayong ilagay eh. Bakit? Katulad ni Marcos, bloodless. Hindi sila dudugo. Buhay sila. Masagana ang negosyo nila. Kasi buhay nga sila, di ba? Ayaw nyo nga yung pinapatay yung mga drug lords, di ba? So masaya sila sa inyo. Hindi ko sinasabing sinusuporta nyo o protector nyo, protector kayo, ha? Hindi yun. Pero kung ako drug lord, kung ako pipili ng leader, pipili ako ng leader na magdideklara ng bloodless. Hindi ako pipili ng leader na katulad ng mga Duterte na papatayin ako. Tama, mali. So, kung ako lang ang pipili, kunwari ako drug lord, ang pipiliin ko yung mga katulad nyo. Yung instead na pagtanggol yung mga biktima ng drugs, eh ayaw nyo nang madugo. Tama, mali. Diba? Oh. Yun no ang dahilan kung bakit. Kung bakit po hindi ho issue ang seguridad ni Lenny Robredo. Pero ang security ni VP Sara Duterte, alam naman natin, nantindi ng kalaban yan. O, mga oligark. Alam natin yung mga oligark. Ano ginawa ni Duterte? Ayaw ng mga oligark kay Duterte. Alam nyo kung bakit? Pinagbayad. Pinagbayad niya ng tax. Nung panahon yung dilawan, yung mga oligark, masasaya sila. Muntakin mo, before Duterte, lahat sila mga tax evader. They have a lot of cases tungkol sa kanilang mga tax. Nalulusutan nila mga tax nung panahon ng mga dilaw. Kaya tuwan-tuwa yung mga oligark sa mga dilaw. Sa mga katulad ninyo, tuwan-tuwa sila kasi hindi sila pinakikialaman. Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang kaibigan, kahit mga tumulong sa kampanya niya, basta ikaw hindi nagbabayad ng sapat na buwis, siningil sila. Tama, mali? So, wala kayong banta. Ang mga Duterte may banta. Yun lang yung kasimple. Sabi nito isa, ito yung kanilang script. Huwag niyong buburahin, ha? Sabi ng COA daw, 433 assigned to protect Duterte. Kay Vice President Lenny Robredo, 78. Walang problema doon. Alam nyo kung from 78. Kasi kay Robredo, konti lang. Siyempre, wala namang magkaka-interest sa kanyang itumbas, ha? Bakit siya magkaka-interest itumba? Pinaliwanag ko na yung tatlo. Dahil spamming ka, medyo paki-block na lang yan. Spamming na yung ginagawa niya. Sinagot naman kita eh.
Okay, pero dahil ano ka, spamming ka, it's time for you to be blocked. Moderator, pake, thank you. Again ha, walang problema kung ikaw ay magbibigay ng opinion na hindi katulad ng opinion ko, okay lang. Huwag ka lang spamming. Nabasa ka na, tuloy-tuloy ka pa rin. Ano ka, abnormal? Hindi, ako nagtatanong lang ha. So yun lang uwi sa akin, simpleng-simple, di ba? Yun ang dahilan kung bakit kailangan proteksyonan si VP Sara Duterte. Kasi sila ho, yung pamilya nila ang lumalaban sa mga oligark, sa mga kriminal, sa mga drug lords, at sa mga NPA na terorista. Tanungin ko kayo, si Lenny Robredo. Sige, sagutin niyo ako, lumaban ba sa oligark? Yung mga dilawan? Hindi. Sa mga kriminal, masaya mga kriminal. Sa drug lords, bloodless nga, di ba? Oh, sa mga terorista at NPA, o di ba friendship nyo nga yung mga makakaliwa? So doon sa argument ninyo na mababa yung kay Lenny, mataas itong kay VP Sara Duterte, sunog kayo. Sunog. Sa totoo lang, dapat nga, sobra-sobra pa yung binigay nyo kay Lenny Robredo na 78. Dapat ang ibinigay nyo lang dyan, mga isa, ganun, dalawa. O sige, tama, pagbigyan na natin yung tatlo. Kaibigan nyo naman ng lahat ng kaaway ng lipunan eh. Kakilala nyo naman eh. So walang dadali sa inyo. O yun ang totoo, walang dadali sa inyo. Friendship nyo eh. Diba? O. So itigil-tigil nyo yung pagsasawsaw nyo. Napag-utusan ba kayo ni Ma'am Lisa na mag-react? Hindi, ako nagtatanong lang ako ha. Napag-utusan kayo? Kasi bakit kayo sumasawsaw ngayon? O, di ba? Sawsawero kayo. Ay, nako. Anong say mo sa viral video ng Americanos na NBI uniform sa Davao? Nag-comment ko na po yan kanina sa SMNI, ha? Magko-comment po tayo sa tamang discussion, ha? Nandito pa lang tayo kay VP Sara Duterte. Relax lang po, ha? Medyo wag yung chowking. I mean, hindi pala chowking, chapsuy. Ha? Nag-uusap pa tayo dito kay Lenny Robredo at VP Sara Duterte. Kung ano-ano na yung issue pinapasok ninyo. Ha? Easy lang, easy lang. Easy. Okay. Easy. Okay, tuloy. Diba? Nasusukat yun doon sa aktual na trabahong kanyang ginagawa. Eh kami, never kami nagreklamo sa 6 na taon. Na binawasan, tinanggalan ng personnel. Pinuna rin ni Gutierrez ang pondong inilalaan sa security detail ngayon sa Office of the Vice President. Noong panahon daw kasi ni VP Lenny Robredo, walang hiwalay na budget para sa kanyang security team. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Kasi nga, paulit-ulit naman natin sinasabi, hindi nyo kailangan ng security. Ang may security lang yung may threat. Sabi naman to, Sir Banat Bay, pwede magtanong? Nagtanong ka na nga eh. Nagtanong ka no, pwede bang magtanong? Kung sabihin ko bang hindi, hindi, magtatanong ka pa. Hindi, ako nagtatanong lang, Uniglobal. Diba? Sir Banat Bay, pwede magtanong? Nagtanong ka na, diba? Ayan o, may question mark na eh. Oh. Ang daming pampasakalye. Itanong mo na. At saka una sa lahat, hindi po ako si Eli Soriano, ha? Na pinagtatanungan ng ano, lahat ng bagay, ha? Yeah, biro lang po. Dadamoy pa tuloy, oo. Wala ka ata sa mood! Yung mga iba dito, hindi sanay, ano? Hindi sanay. Ganito talaga po ako. Mapang-asar. Oh, alam mo, kaya nga ang tawag sa akin, Mr. Grumpy. Mainit ang ulo, ganon. Hindi, pagka alam mo yung mga ganyan, alam mong mga hindi banateros eh. Kasi hindi sila sanay sa atin. Mapagpatol lang po talaga tayo. Pero hindi po ko high blood. Ha? O, tuloy! Ito pa!
Eto. Andali, asa na yun? Meron pa dito eh. Meron pa dito. Wait lang ha. Mm-hmm. Asa na yun? Ay! Chawal si walang common sense supporter ni Lenny. Oo eh. Mga bobo kasi talaga eh. Wala tayong magawa. Wala talaga tayong magawa. Oh. Ito. Meron pa ako nabasa dito. Napanood dito. Na maganda na pag-usapan natin. Ha? Aha. Ito. Ito. Tungkol muna tayo sa ano, sa Davao. Itong banat po ni Baste Duterte. Ito. Kontrobersyal man ang nakaraan pero handa si Davao City Mayor Sebastian Duterte na bigyan ng pagkakataon si Acting Davao City Police Office Chief Colonel Hansel Marantan habang pinanata naman niya si Police Regional Director Nicolas Torre III. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Hannah Jane Sancho live mula dyan sa Davao City. Hannah, good morning. Good morning, Jade. Tama yung sinabi mo, no? Bibigyan ng pagkakataon ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Acting DCPO Chief Colonel Hansel Marantan at paihamon naman ang alkalde sa Regional Director ng PNP dito sa Region 11, si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Kaugnay sa naging assessment dito sa peace and order situation ng Davao City, kahit pa makailang beses nang hinirang ang syudad na bilang safest city ng Southeast Asia. I just told him, I'll give you the benefit of the doubt. Ano ko siya, I will welcome you, ano lang ko, mayunta, hoping that you will do your job. Ito ang naging tugon ni Davao City Mayor Baste Duterte, kaugnay sa naging courtesy call. Panoorin natin ha, para matuto tayo sa local government code. Ni Acting Davao City Police Office Chief Colonel Hansel Marantan. Ayan o, oh, magandang example to, sinabi ni Kenneth. Magandang paalala to. Maraming salamat, Sir Kenneth. Ha. Convoy nga ni former Rodrigo Roa Duterte, President, former President PRRD, na ambush pa nga ng NPA. Naalala nyo nun? Diba? Yung mga may peace talks pa nun eh. Tapos, inambush yung mga PSG niya. Ibig sabihin, talagang mainit ang dugo ng mga NPA sa mga Duterte. Nagigets nyo? Mainit po talaga ang dugo nila. Sigurado ko, kay Robredo, wala. Wala naman threat dun. Dito sa mga Duterte, mainit talaga ang dugo nila. Sa kanyang opisina kamakailan, ayon kay Baste, dahil wala pang nagagawa sa kanyang trabaho si Marantan, ay bibigyan niya ito ng pagkakataon para paglingkuran ng mga Davaoenyo. We will wait na lang ito. Like I said, I told Marantan, abrihan na ko ang komportahan para niya. Kaya, hindi ko po nakusag. Wala pa siya nahimo pa. Hindi pa rin ang intore, nagpatakagyaw-yaw. Okay? So, kini si Marantan, wapaman siya giingon, wapaman siya gibuhat, insay ka ng mga analysis diyan ng siya asa na giponit. Sige lang. Hey, let's give him a chance. Tanaw na to. Kasi gusto mo trabaho yun sa tao. Magugulit ang ipinatawag sa Davao City Council si Marantan dahil sa questionable ang naging appointment dito bilang Acting Davao City Police Office Chief. Binigyan diin ng konseho na kalapastanganan sa otoridad ng lokal na pamahalaan ng Davao ang ginawang appointment kay Marantan na hindi naman kasama sa shortlist na isinumiti ng PNP kay Mayor Baste. Malinaw din na nakasaad sa batas na ang tamang proseso ng pagpili ng Chief of Police para sa isang lungsod o munisipyo ay dapat ang local chief executive ang siyang pipili base sa isinumiting shortlist sa kanya ng PNP. Malinaw ito na nakasaad sa Republic Act 697. Yes, Diego Latigo, ito yung na-issue sa checkpoint. 25, o Department of the Interior and Local Government Act of 2021, as amended by RA 8551 of Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998, at maging sa NAPOLCOM Circular 2002-011. Nagigets ninyo? So, merong batas po. Ganito po daw ang system niyan.
Ang batas, magbibigay ang PNP ng 5 shortlist, ng shortlist na may 5 pangalan ng kung sino yung available na maging chief of police ng lungsod nyo. Then, ang magdidesisyon yan ay yung mayor kung alin doon sa 5 na available na pwede. Diyan sa 5 na yan, wala po si Marantang. So, ibig pong sabihin, illegal po ang paglagay ni Marantan bilang chief of police ng Davao. Yan po ang konteksto. Tandaan natin, 2 po yung batas. Ito ha, ayan o, papakita ho natin. Ayan, NAPOLCO Memorandum at saka Republic Act 8551. Napaka-importante ha. Authority to choose the chief of police from a list of 5 eligible recommended by the provincial police director, preferably from same province, city, or municipality. Oh, so, ayan. Nandito po yan. Pangalawa, yung 8551 of Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998 at maging sa NAPOLCOM Circuit. Ayan. So, ayan po yung sinasabi natin na Ms. Pajardo. Sabi nila, abogado ka daw. Tama, mali. Di ba? Abogado ka daw. Bakit di nyo sinusunod ang batas? Tapos, ang sagot ninyo, hindi namumuliti ka? Napakasimple lamang po niyan, hindi nyo sinusundan. Buti na lang din, hindi ito ha, totoo, buti na lang din, etong si Baste Duterte, instead na sinuplak niya kagad si Marantan, sinabi niya, sige, I will give you a chance to prove yourself. Kasi sa totoo lang, pwede nga umabot sa korte. Pwede nilang ipaabutin to sa korte. Pero, hindi na ho ginawa ni Baste at hinayaan na lang nila na, sige, yan ang gusto nyo. Prove yourself na maganda ang iyong gagawin. Oh. Diyan, binigyan niya ng pagkakataon kasi nga daw, hindi naman nagsasalita, hindi naman maingay, unlike yung kanilang RD, yung regional director nila sa Davao, which is si Tore, na daldal ng daldal, epal ng epal, sumablay na nga nung dating siya ang chief of police sa Quezon City. Hindi ko talaga alam, ha? Hindi ko alam kung nakakahawa ba yung ugali ni Abalos. Feeling ko nakakahawa yung ugali ni Abalos eh. Diba? Nakakahawa yung ugali ni Abalos na daldal ng daldal, inuuna yung pamidya. Si Tore kasi, kapapasok lang, puro pamidya. At hinusgahan niya na kagad ang Davao. Kaya Quezo, maraming pulis daw ang Davao. Yun, doon nagalit si Baste. 2002-011. Nauna nang sinabi ni Colonel Marantan na hindi niya malaman kung gusto ba siya o hindi ng mga taga Davao. Kaya naman isaan niya itong hamon para matanggap siya ng mga Davaoenyo. Meron kasi, alam mo, may tawag dyan sa prinsipyo na yun. Basahin nyo yan dun sa The Art of War. Yung, hindi, totoo po ito ah. Kasi ako tinatry kong apply din yan eh. Yung enemy mo, yung kalaban mo, minsan gawin mong kaibigan o kaalyado. Kasi sila pa yung minsan mas matino o mas gagawa ng kabutihan. Hindi ha, yun po ang sabi dun sa Art of War. Kasi nga daw, they would try to prove themselves na okay sila at magaling sila. So, sa tingin ko, ina-apply ni Baste Duterte yung ganyang prinsipyo dito. Tatry lang naman. Okay? Wala naman pong masama kung itatry. Kaya nga, Mr. Hansel Marantan, wag mong binigyan ka ng chance ng mayor ng Davao na you know, na meron siyang kakayanan na tanggalin ka ayon sa ating batas. Prove yourself. Ayusin mo. Tony Beskaser, salamat po. Ang problema ko lang kasi dito, ito ang problema natin eh. Pag yung mga pulis, humirit na naman ng utos sa taas.
Yan ang problema natin. Baka mamaya kasi, yan na naman ang kunwari merong ginawang illegal, hindi tama. Sasabihin na naman nila, utos sa taas. Ha? Galing sa ano, sa high. Hindi ko alam kung anong high ba ibig sabihin nila. 'Di ba? Sabi nito, "Bay, nalilito na ako sa batas natin. Okay lang bang labagin kung walang magreklamo?" Kaya nga 'di ba, Madam, ang tawag nga ni VP Sara Duterte ang batas. Sabi niya kay Marbil kay Romel, "Romel, ikaw ay batas lang, hindi ka Diyos." Kasi nga alam mo ganyan sila umasta. Ganyan po sila umasta ngayong panahon na ito para sila lang ang batas. Hindi na sinusunod ko ano yung batas. Sila na ang may sariling batas. Kaya nga alam nyo, hindi na tama ito. Ito tinatawag ko na, sabi ko nga sa loob-loob ko kanina, si Ferdinand Marcos Sr., nung mga unang taon ng kanyang pamamahala, especially yung unang term, matino pa eh. Maayos-ayos pa kahit papaano. Nagsimula naman ng dictatorship yung bandang ano na eh. Yung gitna hanggang sa dulo. Eh, itong panahon ngayon, hindi pa nagto 2 years, nagsimula na silang maging diktador. Diktador sa mga kalaban. Ganitong-ganito yung sitwasyon nun. Ginigipit yung mga kalaban, sinasampa ng kaso yung mga kalaban. Ganun po ang ginagawa nila. Kaya nga parehong-pareho na eh. Di ba? Parehong-pareho na. Wala lang deklarasyon. Pero parehong-pareho na there is a martial law. Kasi yung panggigipit eh. Pang ipapakulong. Di ba? Matindi na ngayon. Madugo na dito sa Pilipinas, hindi na ho tama. Maniwala kayo, hindi na ho tama nangyayari sa Pilipinas. Sobra na ho ginagawa. Pang-aabuso na ho ito. Ginawa ni Marantan ang pahayag na ito nang humarap sa Davao City Council. Sabi pa ni Marantan, madali lang magsalita pero sana bigyan siya ng panahon bago man ng questionin ang kanyang kakayahang maglingkod. Ay naman kay Councilor Tek Ocampo ng 1st District ng Davao City. Tinatanong lang naman ng Davao City Council ang naging proseso ng kanyang pagkakatalaga bilang acting DCPO chief dahil malinaw anyang may nalabag itong batas. Hindi naman hindi siya welcome. Nagsalita naman ng mayor natin na bigyan siya ng pagkakataon na i-prove yung kanang birth. Ang dulan naman kami nagtatanong in fairness to Colonel Marantan, tinatanong naman namin ang procedure kung bakit siya na naitalaga nga. Sabi nito ni Emerita, "Sir, nakakainis si Senator Amy, dapat maging honest sa tao." Hindi, madam. Ako ito lang. Sorry ah, medyo tatablayin ko lang ng kapiraso 'yan. Bakit pa kayong umasa kay Amy? Eh Marcos din 'yan. Ano eh, pagbalibaligtar rin mo, Marcos yan at Marcos yan. Mas matimbang ang dugo dyan. Kung yung kanyang pagtatanggol kay VP Sara Duterte, eh gusto lang niyang makuha kasi yung ano, yung amor ng mga Duterte. Kasi alam niya, babalik at babalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So, sinasakyan lang niya mga Duterte. Pero Marcos pa rin yan. Magkagulo na mundo na to, ang pagtatanggol pa rin yan yung kapatid niyan. So wag na ho tayong umasa. Wag na ho nating asahan na kakampiyan. Hindi ho kakampiyan. Yung mga vlogger lang niya nagsasabi na kakampiyan, yung mga Duterte vlogger na alam mo namang, ewan ko, ayoko na magsalita. Pero wag yun ang asahan yan. Hindi kakampiyan. Kalokohan yan. Maniwala kayo. Kasi as far as I know, under the law, sa local government code, may karapatan din ang city mayor na magpili ng kanyang mga gagawing city director mula sa 5 list, no? Listahan na galing po sa Camp Crame. Eh sila nagbigay ng listahan yun eh. Sa kabila nito, sinusuportahan naman ni Councilor Ocampo naging pahayag ng alkalde ng Davao City na bigyan ng pagkakataon si Marantan kasabay ng hamon ng konseho. Well, he should do his best, prove his worth. Kung talagang magaling siya at yung pinalit sa kanya, hindi daw magaling. Kung ibig sabihin, kasi kung pinalitan yung, ganyan naman talaga yung reason eh, kung pinalitan mo yung mga nauna sa'yo, ibig sabihin, ikaw mas preferred, ikaw ang pinakamagaling sa lahat eh.
he should prove his worth, no? Ipakita niya sa taong bayan, sa Davao de Bueños, kung ano ang kanyang kakayahan. It's a challenge for him. Samantala, hindi naman katagap-tanggap kay Mayor Baste ang naging pahayag ni Police Regional Director Nicolas Torre III, kaugnay sa assessment nito sa peace and order situation sa Davao City. So, whatever mo mahita mo, ani, out of the ordinary, ever since, maingon ni kanyang si Torre about the... Hawig talaga kami nito, no? Maputi lang siya, pero hawig kami. Pila lang kaadlaw. Bago! Taga-grave, naging muna ni crime, anak. Kunya, karon, he's accusing his own men of... Madam Bergina, makangi ka, ha? Nakakita ko yung comment mo nang niya. Creating a... Oo nga eh, sasabihan ko nga to si Baste, ayos-ayos naman yung mikropono. False reports. Dagdag ni Mayor Baste na wala namang base. Mga staff at mga kaibigan, mga mahal sa buhay ni Baste, pwede ba pagkasusunod, bigyan nyo naman ng mic na maayos? Marami po dyan, yung tatak na boya, mura-mura lang yun. Hindi, sana lang. Para mas na mas maganda yung resept. Kung sino man yung nag-podcast na yan, pambira naman kayo. Naiirita ako pag pangit ang sounds. Sayang, ganda-ganda. Gwapo-gwapo pa naman ni Baste. Si Torre sa assessment ito kaugnay sa peace and order ng Davao City. Ganyan tawhanan eh. Ganyan pulisan eh. What need one? Like I said, without any theoretical framework, he comes to conclusions. O nabasay thesis, o has he studied for it, wala mampun. So kapag bright-bright ang buang, ang maingon siya na inganin ni Kimoning Dabao, kumoning ko nakita ng basahan. Kaya naman, may hamon si Mayor Baste kay Torre. So, dabe, also yung magigamit na basis, so as, for you to conclude na imanala na siya. Delikado sa Dabao, okay, hindi na nagsusuntukan, nagpapatayan ng mga tao. Show me, what framework, under what theory, na maingon ka na, for you to conclude and do a massive reorganization of the police force in Davao City. And for the longest time, and historically, these men have performed very well. Outstanding ang Davao ever since. Di palagi ako, kani Anto Pagipian na, na this person, individual, who is a general, pointed as RD, comes here with his so-called intelligence. Unya mag-conclude siya o gingon ana. So ayun na nga. So ayun po yung parang pinaka sinasabi ni Yormin, ni Baste, na bago ka magsalita naman, Torre, alamin mo naman muna. Kasi kung ano sinasabi mo, kasi to justify yung mga pulis na nilalagay niya, kasi alam mo yung yung mga tinanong namin pulis doon, hindi galing sa City of Davao eh. Hindi Davao City pulis yun, yung mga naan doon. Puro galing Region 11. Yung galing kung saan nandyan yung si Torre. Utos ni Torre na sumusunod naman si Torre, walang iba kung hindi si PNP Chief, tapos kay Abalo. So utos talaga. Gigets nyo? Utos talaga ni Torre yan. Yun nga yung to justify yung madaming mga pulis doon na para magpakita ng power trip dyan, sasabihin niya magulo ang Davao, yun doon naiinis si Baste. Diba? Yun nga yung palpak doon. Yun yung sabit doon. Nako po, patay tayo dyan. Sa totoo lang, alam mo ba, sa Davao, sobrang akong dyan eh. Pag tayo nagpupunta dyan, yan yung tipo ng... walang biro ah. Nung nagpunta po ako dyan,
nung papunta na ako sa airport, hindi kami nagkaintindihan ng sundo. Nag-taxi na lang kami. Doon nag-taxi kami, pagdating ko, di binayaran ko na, di ba? Tapos yung binayaran ko, sinobrahan ko, sinadya ko, sobrahan. Tapos bumaba na ako. Alam mo, hinahabol pa ako nung taxi. Sir, misukli ka, misukli! Sabi sa akin ganun. Gawin mo sa Maynila yan. Ha? Eh baka nga wala, kahit na may sobre ka, may sobra ka, baka sabihin pa niyan sa'yo, ang traffic naman eh. Grabe naman dito. Mga taxi driver sa atin, ano? Ang traffic. Basta ang haba ng oras. Sir, dagdagan nyo naman ako, sir. Lugi ako sa gasolina, sir. Traffic. Hindi, ganyan na mga taga Maynila, mga taxi driver sa Maynila. Ang babaho na nga ng loob ng taxi. Panay kamot sa ulo. Sir naman, oh. Kita nyo naman ang traffic niya. Oh, lugi naman ako sa pamano niya. Gasolina niya, sir. Sabi ko, tarantado ka pala eh. Paano kaya hindi malulugi sa gasolina? Inikot-ikot mo. Oh, totoo. Binabagsakan ko ng pinto. Ako, Diego Latico, hindi ko binabagsakan. Binubuksan kong pinto, iniiwan kong bukas. Para bumaba siya. Ganun ang gawin mo. Pag binagsakan mo, favor pa sa kanya yan. Huwag mong, buksa mo yung pinto, iwan mong bukas, tas bumaba ka. Bahala siya, bumaba siya para isara niya. Oo, ganyan ang ginagawa ko noon. Tanginang niya mga yan, yung nagre-reklamo. Hindi, walang biro yung mga nagre-reklamo. Dinadagdagan ko talaga, ito, bayad. Tapos iwanan kung bukas yung ano niya. Kakamot. Doon sa kami, nung hinatid kami sa Davao, magkano lang sukli ko? Wala pang 20 pesos. Barya lang, I think 15 pesos lang. Hinabol pa ako. Para isole, sabi ko, hindi sir, kuya, okay na yun. Thank you. Alam ko kasi hindi sila tumatanggap ng tip eh. Boss, same tayo. Oo, ganyan ang gawin nyo. Ha? Mga kababayan, pagka meron ng taxing balasubas, mabantot, galit pa, panay ang kamot. Ha? Panay ang kamot, di ko alam, may buni ba kayo sa mga ulo? Buni ba kayo sa mga ulo nyo? Pag ganyan na ho ang taxi driver, pagbayad ninyo, labas kayo, iwanan ninyo yung bukas. Hindi ka naman maaano yun. Tapos takbo ka na, di ba? Hayaan mo sila. Hindi, ako ini-explain ko lang kung gaano ka-safety dyan sa Davao. Ganyan ho dyan. Safety dyan. Ha? Hindi ko, kaya nga nagagalit si Baste kung saan ang gagaling tong Tori na ito. Ewan ko ba kung anong trip nitong Tori na ito. Sabi nito iba. Ano ba mga komento dyan? Mga taxi sa Manila, Balasubas. Paano mo naman nasabi? Ito to nga naman, di ba? Meron ako isang sandali. Nahanap ko lang yung video na ano. Meron ako napanood na video na binastos daw. Wait lang. Hanapin ko yun. Ha? Wait lang po. Ah. Meron kasi ako nakitang video na minura daw at sinampal sa UNTV ata yun. Sa UNTV. Andali ha. Ni Baste itong si Tore. Gusto ko marinig kung paano niya minura. Para tawanan natin. Wala eh. Baste. Minura Tore. Wala. News 5 ata yun, Banat. Hindi ko nga makita eh kung nasan eh. Hindi ko makita kung saan yun. Yung police na News 5 ata, hindi ko nga makita eh. Pagpasensya nyo na. Sa CM, hindi! Si Anharot, nagmamarunong pa. Sa CM Baste Duterte, ipeplay ko dito yung mahabang... Ito si Anharot, medyo nagmamagaling pa. Gusto mo iplay ko dito yung sobrang haba?
Ayan, ito, tama. Oh. Ito. Panoorin natin ito. Ha. Oh. Pasok. Ang 3-minute response. Ayan. Dinakbakan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Police Regional Director ng Davao matapos ang rigodon sa Davao City Police. Pinagmumura at pinagbantaan pang sasampalin ng alkalde ang general. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. May asa paon yung tawahanan. Kitang sa paon yung nagunin. Pag mo pala, Ms. Wap, paon yung nagunin po. Hindi na itago ni Davao City Mayor Baste Duterte ang galit niya sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre dahil sa tinawag niyang preconceived narrative nito sa Davao City. Sa isang vlog, pinagmumura at nagbanta pa si Baste na sasampalin niya ang general. O sana sa mga ambisyon o kinabuhay mo, general nga. Ang ganda nung sinabi niya yun, no? Yung isa sa mga ambisyon ko. Manampal na general na tarantado. Hindi, totoo. Hindi, kasi tanda natin, hindi naman niya sinabing gusto ko lang manampal ng general. Ang sinabi niya, gusto ko manampal na general na tarantado. Di ba? Nag-ugat ang galit ni Mayor Baste kay Torre nang palitan nito ang 19 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. Tatlong... Nantakin mo naman kasi yun, 19 pinalitan mo, tinanggal mo. Pinalitan mo mga taga Maynila. Sinong gago naman gagawa nun? Tarantado talaga eh. Hindi ha, totoo po, tarantado talaga. Di ba? Mantakin mo ba naman? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang lima, hindi lang sampu. Lahat halos, tinanggal mo, pinalitan mo ng mga taga-Maynila. Tarantado talaga. Ang beses nagpalit ng tao hanggang sa maitalaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre... Alam niya naman siguro, Torre, hindi ba alam niya na nasa batas yan? Ano ka ba? Wala ka bang alam? Wala ka bang... abogado na magpapayo sa'yo na nasa batas yan? Ang bihira ka, oo. Torre na utos mismo ng Camp Crame ang pag-appoint kay Marantan. Bukod naman sa balasahan, binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torre sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Hindi raw yan makatotohanan. About sa derin na nasa preconceived narrative, yes. Sa nakita niya kuno nga datos aning atong lugar without even comparing it to anywhere else in the Philippines. Sa send-off ceremony naman ng Davao City Police para sa security personnel ng Kadayawan Festival kanina, parehong absent sina Mayor Baste at Torre. Pero sa isang pahayag, sinabi ng regional director na hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang police, pero giit niya. Professional ka pero pumalpa ka nun sa Quezon City. Magkaiba ang nananakot lang sa taong tinototoo ang banta. Kinumpirma naman ni Acting City Director Marantan na nag-usap na sila ni Mayor Baste. Yun nga lang, tumanggi siyang magkomento kung aprobado na ang appointment letter niya. I don't know. I cannot presume or assume anything. Basta ako, gagawin ko kung ano ang mandate ko na pumunta dito sa Davao City. Nagbabalita mula sa frontline, May Ann Los Baños. So ayun na nga po, ayun na ang kanyang sinabi na iba daw yung threaten at saka yung totohanin. Pagsamahin na natin to dun sa yung gimmick nila makagago. Yung vlogger to vlogger. Yung nalaos nilang gimmick na suntukan. Magawa na lang tayong bago ngayon, Banateros ano. Banateros sa malay natin, ha? Hindi, kung ito lang, sa akin lang, pangalan nito, Torre, kung sa tingin mo threaten yun, di puntahan mo na lang. Puntahan mo si Baste. Sige na. Wala, alam mo naman kung saan ang opisina niya. Di ba, alam nyo naman na kung saan ang opisina ni Baste. Puntahan nyo. Sabi nito,
Paano pag nagpalitan ng presidente before 2028? Eh, ewan natin. Kung saan pupulutin yung mga animal na yan. Hindi, alam nyo kasi, ito seryoso na ito ha. Kayong mga pulis, hindi ho yung mga nasa baba. Ay, kayong mga nasa baba, nadadamay lang kayo eh, sa politika nitong mga opisyal ninyo. Nadadamay lang kayo. Kayong may kagagawa nito eh. Bakit nagkakaganito ang mga Duterte at ang Davao eh? Kayo may kagagawa nito. Bastos talaga kayo eh. Yun ang totoo. Kayong mga opisyal na feeling nyo talaga batas kayo eh. Hindi kayo marunong sumunod. Yun ang totoo eh. Hindi kayo marunong sumunod sa batas. Kaya naiinis sa inyo ang mga Duterte. Alam mo, ang mga Duterte, very strict yan pagdating sa batas. Kasi yan ang ininstall ng kanilang tatay. Medyo bastos talaga kayo. Kaya pumuputok ang butsi ng mga Duterte sa inyo. Hindi lang ang mga Duterte. Kahit po yung buong Davao City, naiinis sa inyo. Pinagtitripan ninyo eh, ang Davao City. Ang payapa niyang lugar na yan, pinapalabas nyo ngayon na magulo, kaya maraming pulis. Di ba? Yun ang problema eh. Nako. Ako sana, ako. Mister. Madam Vice President, pag kayo naging presidente. Ito si Marantan, alam niyo na. At saka itong si Tore kung saan dadalhin, ha. Maganda siguro eh destino ito sa Mindanao. Yung medyo ano. Hindi ha, yung medyo, alam, yung para matraining natin yung tapang nila. Diba? Bida-bida eh. Correct. Tama. Bida-bida eh. Ganyan ho talaga. Wala tayong magagawa. Medyo masama ang ano eh. Ang... Hindi, kasi kaya malalakas ang loob niyan. Kasi inutusan sila eh. Ha? Inutusan nila eh. Ano po reaks mo sa bagong kaso ipa-file ni Trilling sa mga Duterte? Gusto mo mag-react ako, wala pa kang pina-file. Joke lang ha. High blood ka ba, Natbay? Hindi naman, medyo lang, sakto. Hindi kasi, itama naman natin yung mga tanong natin. Wala pa kang pina-file, paano ko malalaman kung ano yung ipa-file niya? Antay naman natin bago tayo mag-react. Sorry ha, kasi hindi po tayo nagmamagaling eh ha. Hindi po natin ugali yung nagmamagaling, kaya ayoko na nagko-comment ng wala naman sa ulog, di ba? Sorry. Ha, sorry naman. Ah, Banat Bay, dati gusto ko sa Japan tumira, ngayon kasama na yung Davao sa gusto kong tirahan. Ako sa Japan. Japan pa rin ang gusto ko. Boss, kalma, chillax. Baby, kalma. Kung makakanta. Baby, kalma. Umaampa. Joke lang po. Hindi naman ako mainit ang ulo. Ganito lang talaga pag medyo tumatanda na. Anyway, ito. Magandang pag-usapan natin ito eh. Kasi, ito. Grabe ho ito. Grabe ito. Alam mo, ito. Grabe. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. 1.4 billion a day for flood management national government budget. Isipin nyo, eto ha. Hindi ho ako nagsabi niyan. Hindi ho nagsabi niyan kung sino-sinong Alipores. Ang nagsabi po niyan ay si Villanueva na binantayan niya ho talaga yan. At siya ay isang mambabatas na bumabalangkas ng budget ng mga departamento ng ating bayan. Mantakin mo, 1.4 billion a day. Per day. In total, 358 billion a year. Wow! Kaninong bulsa na pupunta yan?
Ganyang katindi ang korupsyon ngayon sa Pilipinas. Sagad sa buto. Tindi. Ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama nyo po, kaya ako po nilagay po dyan, Flood Management National Government Budget. Iba pa yung DENR, oh. Iba pa. Oh, tingnan nyo, oh. Oh, grabe, oh. May MMDA pa. May pag-asa. Naku, grabe talaga mga put. Diyan, eh. Yan yung bagay na mapaputang ina ka. Kahit ayaw mo sabihin yung salitang putang ina. Diyan ka mapaputang ina. Nasaan yan? Nasaan yung 1.4 billion na yan per day? Di ba? Sumatotal natin. Meron din po ang DENR. Meron din po ang MMDA. Meron din po ang PAG-ASA. Meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Eh, ito yung dapat pinagpo-focusan natin eh. Hindi yung ibang mga iskandal dyan, kung ano-anong iskandal. Ito dapat ang focus natin. Mga ulul, saan napunta yan? Karamihan ng marami na binaha sa video, isa lamang po yung hiling. Masaklolohan at ma-rescue po sila. Kaya nais po nating magpasalamat and i-take itong opportunity na ito sa mga bayani ng ating bayan. Ang ating mga rescuer, social worker, police, coast guard, health worker. Forward natin, kasama ha? Na po. Dapat may feasibility study. Pinondohan po natin yon at PAH. Senator JB, tumatango at ilang mga senador nakasama natin during the hearing. Ito rin po yung dahilan kung bakit sinimulan po nitong representasyon na ito, yung mobile command vehicle sa pakikipagtulungan sa DOST. Pinondohan din po natin ito para mabigyan yung ilan pong mga probinsya sa Central Luzon. 65 million po ang presyo ng isang MOCOV. At kung maaalala nyo po, Ginoong Pangulo, sa halos parehong petsa, last year, 2023 of August, tumayo din po tayo para ilahad ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ating mga kababayan dahil po sa isyung ito. In fact, Mr. President, we filed Senate Resolution Number 693. This is to investigate ito pong palala ng palalang baha, hindi lamang po sa NCR, kundi na rin sa iba pang mga low-lying area sa ating bansa. Subalit, Ginoong Pangulo, wala pong nangyari. Sir President, dahil kung may pang pinatunguhan yung ating mga pagdinig dito sa Senado, kung may pinatunguhan yung mga pondong ating inilaan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa DPWH, eh siguro naman po hindi dapat natin nakita yung ganitong antas ng pagbaha tuwing may malakas na pag-ulan. Mr. President, as part of our oversight functions, again, taon-taon na lang, para kinakalampag po natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para aksyonan ang problema sa matinding pagbaha. Para na po tayong sirang plaka, Ginoong Pangulo. And I want you to watch this video, Mr. President. Kayo yung nagsabi, yung dilubyo na ito, paulit-ulit na lang. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Wala na akong maniniwala sa atin na totoong gagawa na tayong solusyon. Eh, ilang dekada na ho nila naririnig to eh. It's the same thing over and over again. It's just worsened. Mr. President, last year po yan. Yes, I sound like a broken record. Gasgas na gasgas na po at paulit, ulit, 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 ulit na po tayo. Pero sa tibay at pagkamatiisi ng ating mga kababayan, kakayanin pa pero wag naman po sana 10 taon ulit ang ihintayin natin at ganito pa rin ang ating sitwasyon. Dahil kung walang magbabago at hindi natin masusolusyonan ang pagbaha, tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maging ang aking sarili, ano pa nga ba ang silbi natin dito sa Senado? Noong pong nakaraang Lunes, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nag-deliver ng SONA at sinabi po niya na mahigit 5,500 control projects, flood control projects ang natapos na at marami pang ginagawa sa buong bansa.
With what happened last week, Mr. President, this representation can't help but wonder, is the President being misled by the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DS ng DPWH? Yan po ang isang matinding tanong. Asan yan? Yang 5-5 na yan. Hindi ah. Tanungin natin kasi yun na nga eh. Tama yung tanong ni Villanueva dito. Niloloko nyo ba ang presidente? Kung sino man ang nagbigay ng datos niyan sa presidente, hindi niya nga masagot eh. Hindi niya masagot nung tinanong siya nung nagdun sa relief kung asan ba yung flood project na yan. Hindi niya masagot. Diba? Kesyo binangga ng barko, kesyo kung ano-anong sinasagot niya. Tama eh. Tama yung sinabi ni Villanueva. Baka mini-mislead ng mga tao niya itong sinabi kay Presidente. Yun noon totoo niyan. Ay nako, baka ginagago nyo para lang may mabanggit. Eh karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng na-stranded sa mga kalsada dito sa ating bayan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Last year, Mr. President, ipinagmalaki pa sa atin ni Secretary Bonoan ng DPWH na magiging game changer ang flood control project ng DPWH sa Central Luzon. Testigo po yan si Chairman Revilla, si Senator Coco Pimentel, ang ating Senate President ngayon, Chief Escudero. Ito po yung sabi ni Secretary Bonoan last year. The Central Luzon Pampanga River floodway and San Antonio River San Antonio Swamp Ring Dike, Your Honor, this will be the major project that will actually will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga. So you have the timeline here when we will start? By next year po siguro, we are hoping that we can start this project. This will be the major project in Central Luzon po. I'm counting on you, Mr. Secretary. Major project, Mr. President. A week after, isang linggo po matapos niya sabihin ito, we inquired about it during the budget hearing. Kasama ko ulit si Minority Leader Coco Pimentel nitong oras na ito. And we learned that it's merely a proposal that has not yet been approved by NEDA. Ito po ang clip, video clip. During the hearing, and for some of our colleagues who were not present during the hearing, last hearing conducted by the Committee on Public Works headed by Senator Bong Revilla, answer given to us in the Senate by Secretary Bonoan in addressing the flood control program is that they would have a 60-kilometer floodway program being financed by the Asian Development Bank. That's what we were told. And according to him, this is a game changer. This will address the flooding in Bulacan and the nearby provinces. That's what he said. That's what he said, Your Honor. So I'm just quoting the Secretary. Ngunit ginoong Pangulo, kaninang umaga, napakinggan ko po ang General Manager ng MMDA na si Yusek Procopio Lipana. May sinumiti na daw po sila na Terms of Reference sa DPWH para sa Drainage Master Plan ng Metro Manila. Ibig sabihin, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon po pala, nasa proposal stage pa rin sila. Nagigets ninyo? Napaka-importante nito ha, yung pinapaliwanag. Last year, sabi nitong mga lintik sa DPWH, may maganda silang project na ganito, ganito, ganito. It will be a game changer. After a week, ano sinabi? After a week, inulit pa. Pero recently lang, ewan ko kung kailan niya napakinggan, sabi ni Villanueva,
napakinggan daw niya yung MMDA na nagsasabing, until now, pinag-aaralan pa, tinitingnan pa. So, puro mga katang isip. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Tinatarantado lang tayo ng DPWH tungkol sa project na yan. Sa malamang, yun ang ginagawa nila kay Marcos. Sinasabi nila, oh, ito, ito na na-accomplish natin, ito, ito, para lang may masabi sa SONA. Yung pala, wala pa. Pinag-aaralan pa. Nagigits ninyo? Ang tanong dyan, may pera bang nauubos? Baka naman habang pinag-aaralan, ubos. Yes. Bakit? May yung pag-aaral may bayad eh. Habang pinag-aaralan, may ano yan, may nilalabas na pondo. Nagigits nyo? O tuloy. Samantalang matagal na po nating alam, alam nating lahat na antiquated o bulok na ang ating mga drainage system at light to medium na baha na lang ang capacity ng mga pumping stations dito sa Metro Manila. Mr. President, sinubmit na yung NEP kanina. Kanina lang natin nakita sa NEP yung proposal na ito. Feasibility study, 15 million for Metro Manila. Pero yung feasibility study na sinasabi ni Secretary Bonoan, wala pa din po. And by the way, babanggitin ko rin po, nandito na rin ang chairman ng finance, Senator Grace po. 27 billion ngayon ang feasibility study na hinihain sa atin ng DPWH. Feasibility study ulit, Mr. President. Kaya kailangan naman po siguro magpaliwanag ng DPWH. Mr. President, kaninang umaga rin sa ating chat room ng mga senador, ang no less than our Senate President reported to us that DPWH is saying na kaya bumaha dito sa atin, lumakas ang baha, ang sabi po nila kasi hindi na-switch on yung pong makina. Grabe, dahil no? Dahil wala pong fuel. And it's black with trash. Yun din po yung ni-report sa atin kanina at nakita ko several of my colleagues giving all mainit na ulo na emoji, galit na emoji, etc. Mr. President, huwag naman po sana sa susunod na pagdinig natin, sorry na lang uli at sasabihin malakas kasi ang ulan. Mr. President, we wanted to find out the real... Grabe yung palusot, ano? Tangina, hindi namin na-on. Gago, no? Ay, yan yung nakakairita sa gobyernong to, eh. Pagkatapos nilang gawin yung katulad niyan, ipu-pull out ang lahat ng mga security ng mga Duterte supporter, kahit ang mga opisyal, kay Duterte, kay Baste, kay BP Sara Duterte, sasabihin pang, hindi kami namumulitika. Dito naman, pagkatapos sabihin na nagawa namin, meron matindi kaming project, ang sasabihin nila, hindi kasi namin naon eh. Kailan nyo oon pag walang bagyo? Ano ba talaga? Akala ko ba, sabi nga ni Diego Latigo, akala ko ba nabangga ng barko? Ngayon, di naman naon. Tangina, tinatarantado tayo eh, no? Para tayong ano? Status of our flood management master plan. Has it been reviewed? Has it been updated to respond to our changing times and needs? Last year, Mr. President, we allocated roughly 280 billion for flood management and mitigation projects under DPWH. This means, Mr. President, in 2023, 1.079 billion a day on flood control projects. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama nyo po, kaya ako po nilagay po dyan, flood management national government budget,
Isuma total natin. Meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang PAG-ASA, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Yan po ang ginagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. 1.44 billion. Mr. President, hindi pa po kasama dito ang pondo na ginagastos ng lokal na pamahalaan. Hindi pa po kasama dito ang mga feasibility studies ngayong taon. 40. Grabe, no? Hindi pa kasama dyan yung sa local government. Tanginan niyang gago lang din, eh, no? Gaguhan to, eh. 7 billion feasibility study alone. Mr. President, ang 1.44 billion po ay katumbas ng 144,000 TESDA scholars a day. Ang tulong trabaho fund ng TESDA, 1 billion lang buong taon. Sa 1.44 billion, Mr. President, a day budget, meron ka na po kaagad 700 classrooms. Makapagbibigay ka na kaagad, Mr. President, ng 1.78 million relief packs every day sa 1.78 million families. Ano na yan? Politika na. Biro lang, biro lang. Anyway, yun lang yung papakinggan natin dito, yung issue niya dyan. Hindi, kasi may humihirit na naman dito, eh. Sabi ko. Ito. Buti pa si Boss Dada at Coach Oli. So nung hinanap ko, tinitingnan ko yung comment niya. Sablay ka sa ano to? Sablay ka. Tangina, ayusin mo naman yung comment mo para ka naman bata. Sablay ka sa SM. Ano ba yan? Bye. Nung lumabas yung video, ano nangyari sa iyo? Sablay pala ako? Then do yourself a favor. Get the fuck out of my channel. Ganun lang kasimple yun. Sablay pala ako, edi lumayas ka. Bye-bye. Thank you very much for your kind consideration. Ano, ikaw na lang ba ang aalis? Pagkukusa ka na lang? O ibablock pa kita? Madali naman akong kausap. Kung ayaw sa akin, edi wag. Sige na, ano ka pa? Nagdadrama ka pa dyan. Kulang ka sa pag-ibig sa jowa mo. O gamitin mo yung kamay mo. Salsalin mo yung sarili mo. Diba? Magre-reklamo ka pa dito? Gusto mo pa magpaaruga? Hindi, sorry ah. Magpapaaruga ka pa sa akin? Magdadrama ka pa dyan? Buti pa si Coach Oli tsaka si Boss Dada. O di doon, pumunta ka doon. Salsalan mo sila. Sige na. Pumunta ka pa dito. O, tama mali. Sample. Hindi kasi, may gusto pang ang dami-dami sinasabi. Hindi ako boyfriend mo. Sorry ah, hindi, totoo. Hindi ako boyfriend mo, hindi mo ako asawa mo. Yeah? Hindi ako. So I have no business in satisfying your desire or satisfying what you want. I'm here to speak the truth. Kung gusto mo ng taong isa-satisfy yung desire mo, napumunta ka na sa mga bisdakero. Doon ka. Magsalsalan kayo tungkol sa video. Tangina, video na naman. Mas importante yung pinag-uusapan dito. Hindi, tanungin ko kayo. Lorna Guevara, salamat po. Tanungin ko kayo, kayong mga tanga. Ha? Oh, gusto lang magpapansin. Oh, kulang sa salsal yan eh. Eto ha, tanungin ko kayo, ano mas mahalaga? Etong sinasabi ni Villanueva o yung putang inang video nyo? Na alam naman namin na yan, 2022 pa lang, alam na namin yan. 2022 pa lang, hindi kami nagpaloko. 2022 pa lang, nasa stage ako, nagsisigaw kung gusto nyo ba ng bangag sa Malacanang. 2022 pa lang, sinasabi ko na yan ha. Oh, alam na namin yan. Kayong mga tanga, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin matanggap. Hindi nyo pa rin alam yung putang inang video na yan. Tapos, gusto nyo, papansinin ko yung video kaysa dito, o oh, yan. Anong putang inang mas palpak? Yung video, itong
Itong 1.44 billion a day na ginagastos ng gobyerno. Video pa rin? Anong lagay mo dyan sa senador? Sorry ha, ako gusto ko si Villanueva. May mga hindi ako gusto sa kanya. Honestly ha, meron ako mga hindi gusto sa kanya. Sorry na ba? Hindi, lumayas ka. Sorry, sorry ka pa dyan, Justin. Lumayas ka. Tinataboy na kita. Lumayas ka, wala kang lugar dito. Salsalin mo yung video kung gusto mo. Oh. Ito ha, itong isipin nyo to ha. Ako gusto ko si Bill 9. One, against siya sa Soji Bill. Two, ayaw niya ng divorce law. Yan yung mga ayoko eh. Three, kahit pa paano, hindi ho to na pumapalag. Kaya okay sa akin. Diba? Kalma boss, kalma ako. Nakita nyo na ba ako magalit? Hindi ha, baka sa mga nagsasabing kalma ako, kalma ka banat bay, ganyan. Pag nakita nyo ako magalit, ito. Huwag talaga kayong haharap sa akin. Oh, hindi pa ako galit nito. Oh, walang biro. Kaya nga wala akong jowa eh. Kasi ako yung tipo ng taong aya mo, o di wag. Pero pag ikaw, minahal ko, pa. Bonggang-bongga. Araw-araw kang masaya. Araw-araw kang parang hinihele. Pero pag kaaway kita, yari ka. Oo, pag ako nagmahal sa'yo, isa lang masasabi mo. Oo, walang biro. Pag ihi lang ang pahinga, hindi naman, ikaw naman. Pag ako umibig sa'yo, talagang shit, mapapashit ka. Girl. Shit. Buti na lang, minahal ako ni Banat Pai. Namula na piski mo, kaya ma... Hindi po ako may... Ako kasi, real talk lang ako. Ako kasi ng tipo ng kaibigan na... Ito, personality ko po to. Kaibigan ako na hindi kita bobulahin. Hindi ko... alam mo, yung prangka ko eh, na tao. Pagkakaibigan ko. Pagka hindi kita meron kang ginawang masama, dediretsuhin kita. Hindi ako yung magpapaligoy-ligoy. Kasi, I don't care what would be your reaction. As long as sinabi ko sa iyo itong bagay na ito with a concerned heart, because concerned ako sa iyo, kaya ako ito sinasabi. Ngayon, kung hindi mo matanggap, problema mo na 'yun. Hindi ko na problema 'yun. Pero sinasabi ko sa iyo ito kasi magbabago ka dito. At pag pinakinggan mo ito, at hindi ako nagsasabi noon dahil nasaktan ako. Hindi. Sabi ko sa inyo pag ako na, halimbawa, oh, eto, walang biro, eto. Kanina, hindi umatin si Jay. Pinagsabihan ko siya. Sabi ko, Jay, next time, prioritize mo yung usapan natin na dapat Tuesday, lima tayo. Pinagsabihan ko siya, sinabi ko yun. Kasi ganun ako eh. Pero, alam naman ni Jay, na concern ako sa kanya. Alam naman niya, lahat eh, tinulong ko naman sa kanya eh. Pero, pagka-trabaho, trabaho. Kaya sabi ko sa kanya, kasi usapan namin, every Tuesday, dapat kumpleto kami. O, sinabi ko, next time, prioritize mo. Whatever yung dahilan mo, I won't listen to that. When we commit. Tuesday, siguraduhin mo, kumpleto tayo. Yun. Dinidiretso ko. Hindi ko yung bubulahin na bubula-bulahin pa. Kasi kung ayaw, o di wag. Ganun lang naman eh. Correct, ganyan din sa work. Actually, alam mo, Garski, sa Pilipinas hindi masyadong ganyan. Sa Pilipinas, masyado pa tayong lenient eh. Yung totoo, sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, ganyan. O, ganun tayo. Ang cute mo magalit, boss. Kamukha mo na si mayor. Sinong mayor? Kumpletuhin nyo naman yung mayor. Sinong mayor yan? Ang dami-daming mayor. Taurus Girl Goddess Vlogs, thank you very much. Parang di pa abot ng pangkapi yan. Dede, joke lang po. Nanloloko lang po ako, nang-aasar lang ako. Joke lang yan.
Mayor Malapitan? Ah, Mayor Baste? Ay, kumpletuhin nyo naman. Alam nyo naman, para kami ni Baste. Kervin Channel, maraming salamat. Ngayon, pareho talaga kami ng personality ni Baste, yung hindi nagto-talk shit. Ah, hindi ako dyan. Pagka, ano, naalala ko yan, high school pa lang ako, ganyan ako. Pag tinamad na ako sa teacher, pag feeling ko, mas matalino pa ako sa teacher. Iwanan ko talaga yung klase. Tatayo ko, lalabas ako. Mayor Isko, ah, oo nga, tama. Speaking of Mayor Isko, meron lang ako ipapakita dito, ha. Ganda to, ganda itong video to, eh. Wait lang, ha. Ito, wait lang. Ayan. Ay, hindi pala si Isko ito. Si Idol Robin pala ito. Ito yung idol kong, senador, eh. Idol na idol ko ito. Oh, yan ang, alam mo, pag ako naging senador, yan ang talagang gagayahin ko. Pag naging naman, pero malabo naman yan. Kasi, una-una, tamad ako. Hindi ko papangarapin at tatakbong senador. So, ito, pakinggan natin itong sinabi ni Senator Robin. Yung lokal na pamahalaan ng Maynila, mahal nyo lang ang mga Muslim. Lalo-lalo na yung dating mayor, Isko. Isko Moreno, umahal na ng mga Muslim. Hindi ko makakalimutan yung tao na yan, Isko. Dahil binigyan tayo ng magandang bibigan yan. Papatayin ko lang yung audio, baka makapiright ako. Ayan. Yan o, isa sa mga tumatak na legend na ginawa ni Yorme. Yung itong libingan ng mga... Kasi alam nyo ba na napakahirap? Kasi meron silang... Hindi ko kasi alam kung ano batas nila, ha. Pero as far as I remember, hindi kasi yung mga Muslim, hindi basta-bastang pwedeng ilibing. Meron silang proseso. Hindi ko alam kung paano. At ang naikwento sa akin ni Yorme, yung mga namamatay na Muslim, dinadala pa sa lugar nila or something. So, kung hari, taga Mindanao, dinadala pa doon yung mga Muslim na namamatay sa Maynila. Kaya napag-isip ni Yorme na gumawa na lang ng libingan para sa mga kapatid nating Muslim. Ayun, 3 days lang ata dapat nakalibing na. Hindi ako sure dyan, ha? O, parang ganun. So, nakakatuwa kasi itong si Senator Robin Padilla. M3L Guerrero, salamat po. At saka Helen Bautista, salamat po. Hindi niya na kailangan, purihin si Isko. And yet, kasi senador na siya. Top 1 ka ba namang senador? Hindi mo kailangan, alam mo yon, purihin ng isang mayor lang. Pero ginawa niya. It's because, 1, humble si Senator Robin. 2, tama naman talaga yung ginawa ni Yorme. Merong, 24 hours lang pala. Sorry. Ayan, 24 hours daw pala. Oh, hindi 3 days. Ito si Diego Malatigo. Hindi, pero lang. Oh, 24 hours. So, nagigets nyo? Tama yung combination ni si Robin na napaka-humble kahit senador na. Hindi niya nakakalimutan magpasalamat sa isang mayor na nagbigay ng kahalagahan sa mga Muslim. Imagine ninyo, ha? Imagine ninyo, yung hirap nga naman ng kung ikaw ang namatay, kung hari Muslim ka, namatayan ka ng kamag-anak, kailangan mo kagad iuwi, di ba? Ang hirap po nun. Buti, ginawa ho nila. Sir Banat, Muslim po ako. Bago mag 24 hours, dapat may libing na. Yun. At si Yorme lang ang gumawa niyang mayor. Ewan ko, ha, as far as I know, wala nang ibang mayor ng Metro Manila na gumawa niyan. Si Yorme lang. Kaya alam niyo, kaya no wonder si Yorme talagang nagna-number 1 sa Maynila. Marami na ho kasing Muslim din sa Maynila, eh. No wonder na siya ho ay ang layo niya, 70, 76, minsan 80 pa, compare sa susunod na 15, 17. Oh. Kaya alam mo, Yorme, bumalik ka na. At saka parang awa mo, ha. Parang awa mo lang, please lang. This time, maniningil na ako. Hindi, ito, walang biro. Diretsyon tayo.
Nung kumandidato kang presidente, hindi ako naningil eh. This time, maniningil na ako. Pag ikaw nanalong mayor, maniningil na ako. Isa lang ang singil ko, ayusin mo na ang Maynila. Parang awa mo na. Lagi ako nasa Maynila eh, dahil may show kami dyan eh. Talagang nakikita ko yung kalat sa... Malate ito ha. Eto ha, Yorme, para lang sa kaalaman mo. Sigurado ako alam mo na to, pero i-inform lang kita. Alam mo ba na ang mga Hapon, Koreano, and Chinese, maraming pera yan? Pag nagpunta yan dito, maraming lumiligaya. Lalo na dyan sa Malate, marami. Yung mga kababayan natin dyan. Kasi mababaho ang per table, mababaho entrance sa mga umise. Kaya lang, naawa ako. Bumalik na naman dyan yung, ano, yung agaw bag. Yung kasi, alam mo naman yung mga, di ba, yung mga mayor, mga Chinese, mga Korean, lagi may daladalang bag. Hindi ko alam eh. May lagi silang daladalang bag at saka mga Korean at mga Hapon. Di ba? Lagi sila may daladalang ganyan. Ang dami nang nananakawan dyan. No, pag nagpupunta kami dyan, kasi meron ako mga bisitang Hapon minsan eh. Gustong-gusto nilang pumupunta sa umise dito. Bakit? Masaya yung mga babae dito. Kasi baka akala ninyo mababoy sa loob ng umise. Ah. Hindi ho. Mas mababoy pa pag ang isang bar, bar ng mga Pilipino. Yung mga bar ng... Hindi, walang biro ah. Yung bar ng mga Pilipino. Kailangan may ganun na kagad eh. Walang biro. Kung hindi man may ganun, susulitin nila yung upo. Talagang minsan piping... KKFC pa. Totoo, walang biro, hindi ako nagbibiro. Pero pag mga Hapon Koreano, maglalaro kayo ng Jack and Poy. Kung ano, ganun lang, yung kasi mababaw ang mga yan eh. Although ang Koreano medyo rude. Pero mga Japanese, mabababaw lang ang kaligayahan yan. Kaya yan, nagtatapon ng pera. Naguubos ng pera. Kaya nga gustong-gusto nila sa Manila, mababa lang compare sa Japan. Sa Japan kasi ang mahal eh. Tanong nyo kay Madam Virginia, ang mahal ng tequila dyan. Dito sa atin, mura lang. Sayang eh. Sayang yung opportunity na yung mga turista nagpupunta dito sa Manila. Yung mga Hapon nagpupunta sa Maynila. Yung mga Koreano nagpupunta sa Maynila. Sayang yung opportunity na yon. Tapos, pagdating nila dito, dudukutan lang sila. Oh, walang biro. Pagdating dito, dudukutan lang sila. Kaliwat kanan ng snatcher. Bumalik na ho eh. Kasi nung one time nga, may Hapon akong ano, yung kaibigan kong Hapon, nagpunta kami sa isang umise. Tapos sinabihan kami nung umise, sabi, uy sir, sabihan niyo yung kaibigan ninyong Hapon. Yung ano niya, yung bag niya, kasi daladala niya. Sabi ko, wala nang laman yun. Candy lang ang laman yun. Tago mo niya kasi sir, merong kakanina lang, merong nadukutan dito. Ay, nakikita yung ano ko. Yan, sorry naman. Nadukutan. Lubog na dito sa Japan. Hindi, alam mo kung bakit lubog na dyan sa Japan. Ang mahal din kasi. Mahal din talaga yung ano eh, yung drinks. Diba, syempre, nagpupunta. Yung kaibigan ko na nagpupuntang Hapon, may apat na umisi yun dyan sa Japan. So alam ko yung tapos mga, lahat ng staff niya puro Pilipino. So alam ko kung magkano yung presyo. Grabe, mababa ang limang lapad ng isang upo ng Hapon. Limang lapad, that's more or less 20,000. Mababa na ho yun. Pero sa Pilipinas, yung 20,000 mo, naku, laki na nun. Diba? Kaya nga, sayang eh. Sayang yung turismong nakukuha ng Maynila, kaya lang dahil sa pinabayaan, ganyan tuloy ang nangyayari. Kaya nga ako, Yorme, maniningil sa'yo. Pag ikaw nanalo, at sigurado ako mananalo ka naman, pwede bang pakiayos uli ang Maynila? Liwanagan mo uli. Kasi, ewan ko ba kung hindi nagbabayad ng kuryente, bakit dumidilim na naman yung Maynila? Hindi ko alam kung nagbabayad ba ng mga kumukolekta ng basura, dumadami basura.
Pero nung panahon mo, naayos yan. Alam ko yan kasi hindi kami nawawala ng show sa Malate. So alam ko, lagi kami nandyan. Tapos ang pagkatanda ko nga, kahit yung sa... yung reclamation, yung ginagawa dyan. Alam ko nga, merong kinalaman ng City Hall ng Maynila. Nung panahon ni Duterte, pinatigil yan. Ngayon, itinulak. Kaya sana, Yorme, sisingiling kita. Ha? Kakampanya ka namin, pero sisingiling kita. Pakiayos ang Maynila uli. Maayos mo yan. Ikaw pa. Ang sipag mo rin, addict ka rin sa trabaho. Eh. Diba? Yung presidente natin, basta, yun na yun. Huh? Hindi, totoo. Pinsan ko may club sa Japan, yung isang baso na wine, 2,000 yata, yung plato ng maniwa. Hindi, oo, kaya nga, andyan si Madam Virginia, di ba? Madam Virginia, pwede ba ako magtrabaho sa Umisimo? Ha? Huh? Kaya lang, mahina akong uminom eh. Pero juice lang iinumin ko. Ay, hindi rin pala ako nag-juice. Ano na lang? Sparkling. Ito. Ay, wala na. Mahilig ako sa sparkling wine. Eh. Sparkling water. Sige na, Madam Virginia. Pag nandiyan naman ako, magtrabaho ako sa'yo. Gawin mo akong alila. Make me your servant. Tayo dyan. Anyway, ayun ha. Talay. kaya. Ito pa. Pag-usapan pa natin itong mga ibang issue sa lipunan, ha? Ito pa, tingnan niyo to. Matindi itong corruption sa Pilipinas ngayon. Irekomenda raw ng PhilHealth kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapababa ng premium contribution rates na sinisingil sa mga miyembro nito. Sinabi yan matapos madiskubre sa pagdinig ng Senado na mayroon palang 5... Ano yung boss? Nihon show tayo? Anong nihon show tayo? Ganyan ka naman, tas tataguan mo kami pagka nagpunta kami dyan. 100 billion pesos na reserve fund ang PhilHealth. Sake! Okay. Yan, si Bean Los Baños. Yung pagsolid nyo ng pera, indikasyon na kayo incompetent. Hindi nyo ginagawa na maayos yung trabaho. Nagpapakita kayo na wala kayong diskarte. Hindi kayo nag-isip. Maraming salamat. Mainit ang ulo ng ilang senador sa PhilHealth matapos ipabalik sa National Treasury ang kanilang sobrang pondo na 90 billion pesos. Kanina, humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography ang mga opisyal ng PhilHealth at Department of Health para ipaliwanag ang nasabing issue. Tanong ng mga senador, bakit hindi nalang gamitin ang sobrang pondo ng PhilHealth para lakihan ang halaga ng health packages sa lahat ng miyembro nito? Ba't hindi nyo na lang po itaasan yung coverage ninyo, packages or benefits na ma-cover nyo po yung buong bill instead na, imbis na ibalik nyo yung pon. Alam mo, maganda itong sinasabi ni Senator Bongo. Eh. Pinointed out dito, sabi niya dito, hindi katanggap-tanggap na may pondong nandyan na hindi ginagamit. Nagtsatsaga na po mga Pilipino sa hindi kalakihan na benepisyo kasi akala nila na wala kayong pera. Correct! Di ba yan ang lagi nilang naririnig? Walang pera, walang perang PhilHealth, kaya walang benepisyo, ang baba ng benepisyo. Yung pala naman, napakaraming pera na hindi nagamit. Yan yung kinagagalit ng mga senador. Lalong-lalo na to si Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo, talagang tinutulungan niya yung mga, especially yung mga may problema sa gamot, sa pagpapa-ospital. Bakit? Pinupolitika niyo na rin po ba yung pondo ng PhilHealth? Ang tinutulungan niyo lang yung mga kaalyado? Yung mga hindi kaalyado, hindi niyo na tinutulungan? Ganun po ba yun? Anong nangyari at bakit hindi nagamit ng tama? Pera ng taong bayan niyan eh. Bakit niyo isosole? 'Di ba? Bakit niyo isosole sa gobyerno para gamitin sa ibang bagay? Alam mo ang pinaka-importante sa lahat? Health. More than anything else. Sabi nga nila eh, kahit anong yaman mo, kahit anong dami mong kaibigan, kahit anong makapangyarihan mo sa mundo na 'to, kung yung health mo sablay, wala lang lahat 'yan.
Ang dami nating mga kababayan na namamatay dahil walang pambili ng gamot. Marami tayong kababayan, isipin mo ah, dialysis na lang eh. Diba? Napakarami. Ang dami hong pwedeng gawin. Tapos isusuli ninyo. Anak kayo ng weteng oh. Hindi ko magets eh. Tama yung sinasabi ni Senator Bongo dito eh. Ando, eh sa health nga po to, gamitin nyo muna sa health. Dapat yung mga medisina na reseta ng mga doktor, ilibre na rin sa mga mayroon natin kababayan. Yung mga admitted, tapos may mga gamot na dapat ibigay sa pasyente o nireseta ng doktor, dapat libre na yon, especially sa mga maintenance, dapat ilibre na yon. Inaasikaso naman daw ng PhilHealth ang pagpapataas sa binibigay na benepisyo kasama ang outpatient benefit packages para sa libreng check-up, gamot at laboratory procedures. We are very, very aggressively enhancing all of our benefit packages. In fact, so we did an initial 30% across the board last February 14, and we are already in the process of doing another round of 30%. No? So talagang tuloy-tuloy po. Pero ang ilang doktor, mariing tinututulan ang pagbabalik ng sobrang pondo ng PhilHealth. Base raw kasi sa Universal Healthcare Act, ang sobra sa reserve fund ng PhilHealth ay dapat gamitin sa dagdag benepisyo at pagbawas sa kontribusyon ng sinisingi. Grabe oh. Eto na naman sila. Hindi na naman sila sumusunod sa batas. According to the Universal Healthcare Act, Section 11, Chapter 1, Verse 2. Ay, mali, iba pala yun. The excess of the PhilHealth Reserve Fund shall be used to increase the program benefits and to decrease the amount of members' contribution. Ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Senator Bongo, itaas ang benepisyo sa mga Pilipino at pababain yung amount ng contribution. Pero alam ko na naman ang kanilang palusot. Kustahan tayo, may palusot sila. Ang palusot nila, hindi yan reserve fund. Tingnan mo. Oh, alam ko na yan eh. Yung mga ganyang style na mga kurap yan eh. Oh. Wala akong tinutukoy kung sino yung kurap ha. Wala akong tinutukoy. Style, sinasabi ko, style yan ng mga kurap, yung nagpapalusot. Hindi ko sinasabing kurap sila. Tuloy. Ngayon nito sa kanilang mga miyembro. Kami po ang nilalapitan nila, kami po ang katabi nila sa pagdudusa. Excuse me. Napaiyak na yung doktor, kasi tama eh. Kasi ganito yan eh. Alam mo, ito mga doktor, may puso naman yung iba dito sa atin eh. Yung gusto nilang, kasi tanda ninyo, doktor lang sila. Pwede naman nilang ilibre yung kanilang serbisyo. Pero yung gamot, hindi naman nila kayang ilibre sa lahat. Yung ospital, nagpapabayad yung lahat ng mga tests. Lahat ng gagawin mo. Kasi alam ko yan, meron akong kaibigan na may-ari ng ospital. Iba yung doktor sa may-ari ng ospital. So kailangan mo pa rin bayaran yung ospital. Kahit doktor ka, hindi mo pwedeng sabihin, oy, libre na yan test. Nakikita nila na maraming mga pasyente ang namamatay dahil sa kulang ang pera. Tapos madidinig mo dahil sa kapabayaan ng iilan. Hindi ko alam kung kapabayaan o ninanakaw lang yung pera, hindi natin alam. Eh, ang dami pa palang sobrang pera. Mantakin mo. Di ba ho? Kulang po ang tulong ng PhilHealth. Huwag nating tawaging savings yan kasi ito po'y utang natin sa kanila eh. Hindi ito dapat kaltasan. PhilHealth failed to properly use the funds as prescribed by the Universal Healthcare Act, which has led to the following. Number one, insufficient patient benefits. Number two, unnecessary increases in premium. Number three, inappropriate fund excess that shouldn't been used for individuals needing
necessary aid or assistance. Ayon naman kay Finance Secretary Ralph Recto, legal ang pag-ilipat ng pondo mula sa PhilHealth para pondohan ang unprogrammed appropriations. Yan yung mga proyekto ng gobyerno na wala pang tukoy na source of funding. Paliwanag din ni Secretary Recto, hindi mapupunta sa Maharlika Fund ang pinasusoling 90 billion pesos mula sa PhilHealth. Sa katunayan, may listahan na raw ng mga programang paggagamitan nito, gaya na lamang ng construction ng Metro Manila Subway Project, gayon din ang ina niya. Nasa batas nga eh. Tapos gagamitin niyo, may ibang budget doon. Bakit yung health ng mga Pilipino ang magsasakripisyo para lang makagawa ng subway? Eh meron naman sariling project yun. Tangina, halatang halata naman. Mas importante yung tren kesa naghihingalo. Oo nga eh. Tama, sabi ni iba, ibalik nyo pera namin. Correct. Tandaan ninyo, contribution nyo ito eh. Kasi actually, sa ibang balita, ang palusot nila, hindi naman daw yan yung contribution. Yan daw yung subsidy na ibinibigay ng gobyerno. So yun yung palusot nila dun sa argumento ng iba na, uy, pera namin yan, bakit nyo san dadalhin? Kaya nga nakakatarantado lang eh. Parang ginagago tayo mga Pilipino, no? Ang dagdag pasweldo sa mga government employees ay nagkakahalaga ng 40 billion pesos. Ayon pa kay Recto, ang 20 billion pesos na una nang sinoli ng PhilHealth sa pamahalaan ay pinambayad para sa utang na alawan sa mga healthcare workers na naglingkod noong pandemya. Paglilinaw rin ng kalihim, hindi ito mula sa savings o kontribusyon ng PhilHealth members, ayan, kundi galing din sa subsidiya na mula rin naman sa gobyerno. Oh, ayan. Oh. Hindi, totoo. Ayan yung ano eh. Yan yung isang bagay na magpapalusot eh. Ito sa akin eh. Okay sana. Yung ganyang idea na, sige, galing sa subsidy ng gobyerno, bla bla bla. Okay sana kung wala tayong batas. Pangalawa, okay sana kung maganda ang serbisyo natin, yung healthcare system ng Pilipinas. Wala namang problema eh. Kunwari, talagang sobra. Sobra, when you say sobra, excess. Sa English. Ibig sabihin, sobra. Kailangan ba bang ipaliwanag yun? Sobra nga eh. So ilipat sa iba, okay yun. Eh hindi sobra eh. Kulang. Kulang, tapos kung saan nyo dadalhin? Anong mas priority? Yung subway, akin nga hindi nga yun din ang tanong eh, kung priority ba? Priority din yun. Pero may budget na naka-alat dun. Kanya-kanyang allotment yan eh. Tandaan nyo yung Recto na yan. Yan din na nagtaas ng VAT. Correct. Yan din. Correct kayo dyan. Sana alam mo, yan ang isang bagay na alam nyo ba na kinaiinggitan nating mga Pilipino sa ibang bansa. Kahit saang bansa ka pumunta, karamihan dyan, lalo na yung mga first world country, ang ganda ng healthcare system. Tayo ang isa sa pinakapangit na healthcare system. Sa atin, pag may sakit ka, mahirap ka, mamatay ka na. That's the truth. Sa Pilipinas, ganun. Sasabihin sa'yo, kasi magkano ang chemo? Magkano ang gamot sa diabetes? Mamatay ka na. Paano, magkano yung gamot sa mga inaatake sa puso? Mamatay ka na. Oh. Radiation, mamatay ka na. Mahirap ka? Walang pera, mamatay ka na. Mamalimos ka, bibigyan ka 6,000, 3,500. Tangina, isang inumo lang yun, ubus na yun. Hindi, walang biro ha. Magkano ang gamot, lalo na yung mga mamahaling gamot sa Pilipinas? Ang mahal-mahal ng gamot sa Pilipinas, syempre, binibigay nila yung kalahating kita nila dun sa mga doktor eh. Pinapapasyal nila sa iba't ibang bansa yung mga doktor. Kaya kailangan mahalan yung gamot. May drug, yan ang tunay na drug cartel. Yan, drug cartel. Kasi talaga namang ano, yung mga pharmacy sa atin eh.
Diba? Kalahati nung kita doon sa gamot, napupunta sa mga doktor. Oh. Kesa na doon dalhin, ay nako, kesa na mabuhay yung pasyente, wala talaga. May akusasyon na dahil dito, simot ang pera ng PhilHealth, magiging bangkarote daw ito. Hindi po, may natitirang 500 billion benefit chest fund ang PhilHealth. Kaya hirit ng mga senador, kung may 500 billion pesos pa lang pondo ang PhilHealth, bakit hindi pababain ang premium o binabayaran ng mga miyembro nito? I agree with you po, 100%. In fact, we will recommend, we at PhilHealth, upper management, will recommend to President Marcos that we bring down the premium rates. Maari naman ayun na naman yung pag-aaralan. Tapos na yung term, pinag-aaralan nyo pa rin hanggang ngayon. Talagang gobyerno to. Mahal na mahal tayo ng gobyerno, no? Di ba? Oh. Tapos sasabihin ninyo sa akin, Banat Bay, ba't ba mainit ang ulo mo sa mga nabudol? Eh putang ina, dinamay nyo kami. Sorry ah. Minsan, kaya nakakainit ng ulo dun sa mga tanga-tangang nabudol eh. Dinamay nyo kami sa katarantaduhan nyo. Sa katangahan nyo, dinamay nyo kami. Daw hindi bawiin ang 90 billion pesos na excess funds basta iutos daw ito ng Kongreso sa DOF. Nagbabalita mula sa frontline. Diba? Anak ng weteng talaga, oo. No? No comment ako? Wala, wala eh. Talagang feeling ko nga, yung sinabi ko doon sa SM9 nung nandun kami sa Davao, feeling ko ang vitamins talaga nila anesthesia. Oh, totoo, anesthesia. Madam Virginia Puruya, sorry na. It's okay, it's okay, it's okay. It's alright, it's alright. Okay lang yung mga nag-sorry na. Basta siguraduhin nyo yung sorry nyo, hindi na kayo papabudol uli ah. Baka magpapaniwala na naman kayo sa mga vlogger na nang budol sa inyo. Ikaw, lalo ka na, Madam Virginia. Kasi ito si Madam Virginia. May pogi kasi doong tanso. Eh, although hindi naman pogi. Hindi, meron kasi dyan sa isang tanso vlogger. Ha? Na nambobola ng mga OFW. Akala mo, Madam Virginia, ikaw lang. Ikaw lang ang binola niya. Hindi, marami yung binobolang OFW yun. Kasi yun ang pinakamatinong itsura sa kanila sa lahat eh. Oh, hindi ko nalang papangalanan yung pangalan niya. Basta alam ko mahilig sa ginto yun. Oh, ha? Ang daming binobola niyan eh. Hindi naman yun pogi. Hindi nga. Hindi ko nga alam ba't nabubulag yung mga OFW dun eh. Hindi, kasi hindi naman pogi. Bakit? Yun ang bobola naman sa mga DDS na vlogger. Hindi rin naman pogi, pero ang dami nalokong OFW. Yung scammer na DDS na vlogger, ang dami naloko nun. Ang pangit-pangit naman nun. Yung itsura lang niya talaga nakakaawa. Talagang pang parang tanga ba? Yung ganun. Hindi kasi alam mo, minsan tayo mga Pilipino, maawain tayo eh. Oh, maawain tayo. Pag mukhang tanga yung vlogger, kinakaawaan natin. Binibigyan natin ng pera. Pero pag mayabang yung vlogger, tulad ng Banateros, parang inis na inis kayo. Yung mga Banateros to, yabang no, mga putang ina. Ganun mga... Hindi, totoo naman eh. Di ba? Itong Banateros ito, yabang itong mga tumungang. Pero pag doon sila pumunta sa mga vlogger na parang nagpapaawa, parang nalugi. Wawa naman kami. Papangitan ko yung headphone ko tsaka yung microphone ko para mas nakakaawa. Tapos, yung mga OFW naman, ay, awang-awa. Hindi ko maintindihan. Nabubudol talaga kayo. Hindi ba? Try ko kayo magpahawa. Wawa naman ako. Wawa, wala na ako makain. Wawa, wawa ako, wawa. Wala na akong bala. Hindi na ako makapagpaputok. Thank you, Madam Virginia. Hindi na ako makapagpaputok. Wala na akong bala. Ah, mahal-mahal pa naman ang bala ngayon. 81.
semi-automatic yung akin. Ilang 80 na kagad yun. Nakakaubos ako na 1,000 sa isang putok. Wawa naman ako. Ay! Bakit walang naawa sa inyo? Nagpapaawa ako dito. Ayun, ayun, ayun. Thank you very much, Jubilesa. Nagpapaawa ako dito. Magtanong tayo kay BMR. BMR, paano ba magpaawa sa vlog? Expert ka dyan eh. Talent mo yan eh. Yung magpaawa sa vlog. Hindi. Ito, seryosong komento to ha. May mga talented talaga na nagpapaawa sa vlog. Hindi ko kaya. Dapat may luha. Ay, hirap na may luha. Yung ganyan ko, kunwari. Basta. Hindi ko talaga kaya eh. Sorry ha. Hindi ako makapagpakulay kasi wala akong iTunes. Madam, walang problema. Hindi ko naman kailangan magpakulay. Kung ayaw mong pakulay, pwede naman pagdating na lang namin dyan. De, biro lang, biro lang. Gago! Tapos dapat kukurap-kurap yung mata mo. Wawa naman ako. Wawa, wawa. Ang hirap naman nito magpaawa. Ayayabang nyo pa naman mga banateros. Tita Ed, salamat! And then, dapat hindi lang marunong magpaawa. Dapat marunong pa rin, marunong ka pa rin magpakabayani. Bawi na lang ako pagdating nyo dito. Sige, sige. Sabi mo yan, ha? Hindi. Ay, M3L Guerrero, salamat po. Parang effective yung pagpapaawa ko, ha? Mark, salamat po. Kasi naman eh, ay. Kasi yung mga, alam mo, ito kasi yung problema. Alam mo, hindi ko talaga alam, ha? Ito kasi yung problema. Ito, meron akong sasabihin sa inyo, ha? Sa inyo ko lang sasabihin, hindi ko sasabihin sa mga kasamahan ko. Kasi, ang tataba ng mga kasama ko, paano maaawa sa kanila? Ang lalaki nila, eh. Pwede mo bang sabihin mga gutom yun? Ay, mga tiyan nila, hindi na nga magkasa sa mga... Yung mga suot nila, lalaki. Di ba? Pero hindi ko alam, ha? Si Jay, kahit mataba, ang galing magpaawa. Si Master Judea din. Pareho silang nautangan ako. Hindi ko alam bakit ako nagpautang. Yan ang mahirap talaga pag walang asawa, no? Hindi, walang biro. Pag wala kang asawa, walang pipigil sa'yo, eh, no? Na maawa. Kasi siyempre, pag may asawa ka, sabi, huwag mo nga pautangin yan. May pera naman yan. Ayaw lang maglabas. Di ba? Mantakin mo, birthday na birthday ko. Nung natanggap ko yung demanda ko ng utang, si Jay. Nung magbe-birthday na ako, nagpe-prepare na ako sa birthday ko eh. Siyempre, magbo-blow out ako. Inutangan naman ako ni Master Judea. Mukha ba akong bangko? Wala naman akong pera. Hindi, nagtataka lang talaga ako eh. Hindi na ginagago kong tumakas. Feeling ko, konti na lang talaga, titiwalag na ako dyan sa Banateros eh. Feeling ko, ginagawa ako sugar daddy. Sa Sofitel ba kakain? Wala na, sarado na eh. Diba? Kaya payat ka, oo. Minsan, alam mo kung anong pagkain ko sa isang araw? Itlog na lang. Ha? Magdramateros ka na lang, boss. Oo nga. Oh, anyway, maraming salamat. Thank you very much sa inyong lahat. Sana po ay nasiyahan kayo sa munting araw natin ngayon, sa mga balita natin. Ha? Anyway, magkita-kita ho ulit tayo bukas. Ha? Sana. Mga topic niya, poor out of this planet. Sino yun? Isang kay ba yan? Mukhang mayaman ka, hindi po ako mukhang... Alam nyo yung time... Eto, Emmanuel Badao, salamat po ah. Pambili ng... Ano, Watusi? Hindi, alam nyo, eto ah. Kung ano yung bahay ko noon, yung pinapakita ko, yung nagbablog ako, yung paghika ako, kama. Tapos pagtalikod ko, lababo na.
Alam nyo, hanggang ngayon, yun pa rin ang tinitirang ko. Ganun ako eh. Eh, wala, hindi tayo maasyenso sa buhay. Buti pa ibang mga vlogger, maasyenso sa buhay. Paano kikita ko sabay uutangin? Paano ka asyenso sa buhay nun? Di ba, kikita ka. 26 square meter ba yan? Basta di ko alam eh. Pagkakita mo, biglang may kakalabit sa'yo, sir, pautang naman. Sir, pautang. Pas, siyempre magpapaawa pa yan. Sir, pautang naman. Wala talaga akong pera ngayon. Puro pautang, puro. Kaya, ewan ko ba? Di naman ako makatanggi. Pero mula ngayon, wala na talaga. Sabi ko, last na yung KJ. Yung pala, nautangan pa ako ni Master Judea. Animal yan. Ito, ito matindi. Gusto nyo ba matinding balita? Ha, gusto nyo? Sasabihin ko sa inyo kung pipilitin nyo ako, pero magbabasa muna ako ng text. Ha, gusto nyo? Ha? Oh, sandali. Ha, oh. Oh, wait lang. Oh, wait lang. Oh, gusto nyo ikwento ko? Pilitin nyo muna ako. Kikwento ko, promise. Oh, alam nyo ko ano? Diba nangutang si Jay? Nangutang si Master Judea? Bago ako umuwi kanina, nangungutang si Coach Oli. Gago! Alam mo na paano nga ako eh. Seryoso ka ba? Pati ba naman ikaw? Uy, pati na rin ikaw, Dada. Mangutang ka na rin. Sagarin nyo na ako. Kubaran nyo na ako. Sige na. O maganda siguro, saksakin nyo na lang din ako. Wala na nga ako mabilis sa birthday ko eh. Nasuutangan pa ako. Ano ako? Hindi, alam mo, kaya nga feeling ko, parang gusto ko nang layasan itong mga kasamahan ko. Oo, gusto ko nang layasan sila. Para bang, ginagamit nyo ba ako? Para utangan ng utangan? Ano ba kala nyo sa akin? Well, anyway, marami salamat. Thank you very much po. Baka mamaya, utangan nyo pa ako. Yan ang panateros, panases ng ordinaryo Pilipino, panateros, ay walang makakalala.